Ang susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Karim, amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buhay na mga batid, mga kaibigan at mga babayan, saan dako man ho tayo sa mundo. Andito naman po ang lagi ho inyong inaabang ang ating palatuntunan, ang Islam in Action Dawah TV ho, mga kapatid at mga kaibigan. Masha'Allah, kaya samahan po nyo kami sa mga pagkakaito na po, napakarami ho kaming maipagkaloob sa inyo na kapakipakinabang ho na mga kaalaman ho, mga kapatid at mga kababayan. Lalo na ho sa mga nagsusuri. Siyempre, pagdating ho sa dawah, andito pa rin ho ang ating mga kapatid, walang humpay, walang kapakuran, patuloy ho ang paglilingkod. Gaano mang hirap at pagod na dinadanas ho mga kapatid, andito pa rin ho kami para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, kapiling ho natin si Brother Fale Abdul Hadi John Obrero. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. At muli naman tayo nabigyan ng pagkakataon upang umupo rito sa harap ng kamera at makipagtalamitam sa ating mga pasikang mga dahiya. Masha'Allah. Malalim yung Tagalog ba, Brad? Malalim yung kumahukay. At siyempre, Brother Fale, kung sa ibang mga kapatid ho naman natin, ang mga ustad din naman at ulama ay nagkakandara pa rin pagdating sa pag-ipon ng reward. Aba, hindi ho nagpapahuli din itong ustad natin. Ano man hong pagsubok, ano mang hirap ho mga kapatid at mga kaibigan din dinadanas, hindi nalintana yan. Maraming pagsubok na dinadanan na ito ngayon, Brad. Oo, maraming pagsubok dito. Kaya tuloy ang laban pagdating ho sa dawah. Basta dako ha. Para kay Allah, tuloy ang dawah. Yan. Masha'Allah, kapiling ho natin, mga kapatid at mga kaibigan. Ating hostad, si Ustad Radi Manga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ako po ay nagpapasalamat sa mga nag-like. Bah! Sa Facebook, sa YouTube, at sa mga nag-comment. Dumadaan na ata ang fans kayo. Alhamdulillah. Pwede, pwede bang masabihan mo rin yun na, balorin niya kami ha? Maraming natuwa. Maraming natuwa sa ating mga episode, sa ating mga da'wa. At binabati ko pala ang aking mga kamag-anak. Yung fans club mo, bro. nagpapabati sila. Si Katerina Masuan Manga. Abo. Minsan ko yan. Si Asha Muhammad Ali, pinsan ko yan. Sa tawasyog ba pala? Tawasyog ba? Jamila Manga. At ang kanyang tiyahin na si Satrina Sangkula Manga. Maraming salamat po. Sa tawasyog? Magsukol kanyukatan. Ang mga nag-comment, YouTube na mo, Facebook na mo, alhamdulillah. At isa pa dito. Ano ba? Mayroon pa? Special guest. Special comment. Comment? Oo. Pero Brad, in-check to. Hindi mo maintindihan. In-check. Ako lang nakakaintindi. Ganun ba? Ano sabi niya? Ano sinabi? Salam, Ustad. Pakusukan nyo, ipagdawa ninyo. Doon sa Manila. Ayaw magpasa sa simbaran. Kala mo ba in-check ito? In-check, bro. Bakit tao sa salita? Kaya nga. Nakaluwa lang in-check eh. Sabi niya, salam, Ustad. Palakasin ninyo ang inyong pagdawa dyan at huwag hayaan lang yung mga sarili. Sino yun? Islam Dawa, Islam TV 1. Nag-comment doon. Nasa ano siya ngayon? Nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong siya ngayon. Si Nista, Anisa Basog. Inshallah, ingat ka dyan. May araw din, magkikita rin tayo. Lapit talaga yung punta natin. Okay. Bueno, mga kapatid at mga kaibigan, tuloy ho tayo dito sa atin hong palatuntunan. Siyempre, bago ho yan, abay, pasalamatan mo na ni Brother Fale Abdul Hadi ho ang mga tagapagtaguyod ng ating hong programa. Siyempre. Alam mo, kapatid, gusto kong magpasalamat sa unang-una sa Allah at pangalawa siguro sa mga kasamahan natin sa JTO at sa Obreros EC Gardening. Dahil bagamat tayo ay hindi nanghihingi ng financial na tulong sa mga iba pang mga kapatid natin sa ibang bansa, ang ating dawa ay natatuguin natin sa sipag at pagpupunyagin ng ating mga kasama sa trabaho. Allah. At gusto ko ipaalam sa lahat ng ating mga viewer
sa mga parte ng mundo. Eh, gusto ko sanang itong sakit ng GTO ay mahawa sa inyo. Yeah. Itong sakit na ito na kailangan po ang bawat isa sa atin ay tungkulin natin iparating ang Islam. Mm-hmm. Tama. Sa kanino man, mm-hmm. lalong-lalo na sa mga hindi Muslim. Yes. At sa ganitong gawain, mm-hmm. hindi po talaga dapat magpagalingan eh. Mm-hmm. Magpaligsahan tayo sa pagkuha ng biyaya para sa Allah. Diba? Diba? So, again, I would like to tell our viewers that I've said it before that mm-hmm. nobody has the monopoly of knowledge. Nobody has the monopoly of knowledge. Mm-hmm. Dahil bakit? Mm-hmm. Ang sabi sa Quran, kahit isang ayah iparating mo, dawa yun. Hadith bro, hadith. Ha? Hadith. Ah, okay, hadith. I'm sorry. Mm-hmm. Sabi sa hadith, mm-hmm. kahit isang ayah lang ang kaya mo ipaliwanag, at pag yan mm-hmm. ay naipaliwanag mo ng tama. Oh. Ha? Yan ay dawa. At saka, mayroon pang sinabi doon, no? At sinabi ng Allah, diba, sa banal na Quran, na udyo ila sabili ka bil hikma, mal ma'idat hasana, wajadi lum bilatihya. Ba, yun, kung bagay, magkasama yan doon sa binanggit niyang hadith. Baliguan ni walang aya, sabi ni walang aya. Iparating mo, kahit ang alam mo lamang ay isang aya. At pangalawa, iparating mo sa pinakamainam na pamamaraan at sapat na kalaman. Saka ito rin, gusto ko rin magbigay ng paalala doon sa ating mga magagaling. Mm-hmm. Dahil sa ngayon sa totoo lang, isa yan sa mga kinainggitan kong tao. Mm-hmm. Alam mo, dati kinainggitan ko si Pino, yung ganda ng Lexus niya. Dati, pero kinainggitan ko ngayon, mm-hmm. Yung mga magagaling sa Islam, yung mga ulama. Yes. At ang hirap naman nila hanapin. Mm-hmm. So, balit, isa pa, gusto kong ipaalala rin sa kanila, mga kapatid. Mm-hmm. Ha? Isa sa mga itatapo ng Allah sa impyerno ay mga maalam sa Islam. Alam, all the bida. Allah. Isa sa mga itatapo, may nabasa ako, hindi ko ito narinig, pero nalaman ko. Uh-huh. Ang isa raw tatlo sa itatapon sa impyerno ay yung mga taong may kaalaman. Bakit? Allah, bakit sila itatapon sa impyerno? Mm-hmm. Alam mo, minsan, nung ako'y nagbubonsai, Brad, mm-hmm. ako ang pinakamayabang sa bonsai sa Pilipinas hanggang ngayon. Mm-hmm. When I speak, I think I know a lot. I know better than anybody else. Mm-hmm. Pagdating sa bonsai. Walang yayabang pa rito, Brad. Mm-hmm. Hawak ko yung corona. At ako ay siguro ay dapat sa atin ngayon, yung mga taong may kaalaman sa marami kaalaman sa Islam, mm-hmm. na yung sinasabi ko, this is in connection with what I'm telling you guys, that mm-hmm. nobody has the monopoly of knowledge. Mm-hmm. Na mayroong mga daiyan daw na itatapon sa impyerno, yung mga ulama, yung mga marunong sa Islam, maalam, na itatapon sa impyerno dahil sila ay nagdawa, maalam, mayaman. Upang maipagyabang dito sa kaklasiko na brand, mm-hmm. celebrity ako ngayon, na nakita mo ba? Kung paano ako magsalita sa YouTube, sa TV. Oh, magaling. Oh, delikado 'yon. Napapanganib 'yan, Brad. Napapanganib pag maging mapagmalaki ka. Nagdawa ka upang makapagyabang. Tama, diba? Tama. Diba? Ako nung araw nagbonsai ako para yabang ko, oy. Walang binatbat yung bonsai mo, Brad. Mm. 7 times national champion. Mm. Ganun 'yan eh. Ayun. So, ano pala 'yan? Delikado. So sa katuran ng Islam 'yon, dapat talikuran na. Yan dapat siguro, ay wag na. Pag-aralan natin. Yes. Lahat na pag-aaralan natin na ikang ay anything that is too much is a poison. Yeah. Diba? Ang kaalaman pag sobra din, sobrang bilib mo sa sarili mo, sabay baka malaso ka. Ayun. Saka ang pinagbabawal yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi? Ha? Pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilib na bilib ka sa sarili mo dahil riya, magaling ka. Riya ang tawag. Riya. Parang sinasabi mo, at papasok ito sa shirk. Pagtatambal na. Dahil tinuturing mo sa sarili, magaling ako magdaawa, magaling ako magsalita, marami akong napapasyahada. Na iba doon intention mo. Ay, meron pa mas magaling sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. So, papasok na doon yung mapagmalaki. Mapagmalaki ka, yung riya, yung pakitang tao, nandoon yun. Di ba, Ustad? Badan. Alam mo, nung naalala ko, nagkaroon kami na reunion yun. Nakita-kita yung... Sabunsa ito, sabunsa. Hindi, reunion sa high school reunion. High school, Huwag mo nang tanungin kung kailan. Kailan yan. Basta nangyari yan. Paano nagkita kami? Kamusta? Talaga na ando na. Ano ka na ba ngayon? Ako, ano ako sa Estados Unidos, researcher ako ng atomic energy. Wow! Galing. Galing, ha? Ako, nag-PhD ako sa Harvard ngayon eh. Kasi gusto ko yung ganyan. Parang ako, nanliit ako eh. Oo. Nanliit ako dahil... Anong masasabi mo? Muntik na ako makagraduate. So, nanliit ako doon. Tatlo kaming muntik na makagraduate.
So yung mga kaklase may nag-aral sa Harvard, nag-aral sa Beverly, parang, para bang purin-purin na, and then pag may sinabi ka, hindi sila interesado makinig sa'yo. Parang walang interesado makinig sa idea ko. Mm-hmm. Yung konting idea ko, parang walang gusto mang, hindi sila interesado makinig because for them, I know nothing. So masyadong delikado ito. Sabi nga, little knowledge is dangerous. So ibig sabihin doon sa reunion ninyo, mayroon ho namang kakaibang pangyayari. Oh, parang kaya, kung sino yung mataas sa pinag-aralan, natin yung walang pinag-aralan, parang dalawang hati. Dalawang ayun, kaya yan ho, mga kapatid at mga kaibigan, ha, alamin ba rin ho natin ang makaragdagan pa hong pangyayari doon nga sa naging karanasan Mother Fadi ho sa aming hong pagbabalik. Wag ho kayong alis, kami ho muna magpakilala ng ating hong mga tagapagdagoy. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Baka aring buklasin ang mag Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Latifu ultuf bina, ultuf bina. Ayun na sa moment, mashallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno mga kapatid, mga kaibigan at mga kabayan, tuloy ho tayo sa atin hong palatuntunan. Siyempre, ang Islam in Action Dawa TV ho, mga kapatid at mga kababayan, hatid ho sa atin ng Obrero sa Easy Gardening Services at siyempre ang JTO Landscaping ho, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon pagdating ho sa landscaping, kayo hinong problema kung paano ba pagandahin ang inyong mga hardin, ito na ang inyong Masyaallah, balik ko tayo. Oh, Brother Pal, ano bang nangyari noon, ha? Yun yung sinasabi mo. Hindi, kung makikita ko, nasa isang grupo ng tao, supposed to be nandoon kayo para magkaisa, bingkuhan. Ang nangyari, just because people have different level, level ng kanilang IQ, kanilang kaalaman, so nagkakaroon ng hatian. Parang yung mga mas konti ang nalalaman, kawawa naman sa kabilang grupo. Yung mga magagaling na doon at kanya-kanyang grandstanding, di ba? So sa akin, kung ito'y i-adapt natin sa Islam, hindi naman kasi sinusukat ng Allah kung ano yung narating mo sa buhay in terms of material. Hindi tinitingnan kung ano mang naging narating mo, antas. Ang sabi, magpadigsahan kayo. Pagawa ng kabutihan. Sa biyaya naman, di ba? Ang tinitingnan yung ano yan, yung ladan duro. Inna Allah la yanduru. Hindi tinitingnan ng Allah kung ano yung kalagayan mo, itsura mo, at subali ang tinitingnan ng Subhanahu wa Ta'ala, hindi na lang naman mo at ang iyong magawa. At dito natin malalaman, bro, sa isang banda rin, ang akin nakukunan sa ngayon, sa kalakaran, parang napakaraming tao, mataas ang pinag-aralan, punta ka sa kongreso, kung paano nila laitin si yung kaibigan ko, kumpare ko, si Lito Lapid sa Senado. Kung paano laitin, dahil mababa ang kanilang pinag-aralan. Mababa daw. So, balit, kung titingnan mo naman, kung i-compare mo naman si Lito Lapid sa ibang senador, o ba may nagawa? Meron akong senador dyan, paggabi naka-trahedy po dahil ang tawag dito, yung panggabing damit ng mga dalaga. Senador yun. Pero kung i-compare mo naman siguro sa nagawa ng tao, ay hindi sa high school graduate siya o second year high school graduate siya. Like Manny Pacquiao, Brad. Si Manny Pacquiao, isang congressman, di ba? Kunti ang laman ng utak, pero napakalaki ng puso.
See? So ganito dapat sa Islam, i-adapt din natin yung ganun eh. Mm-hmm. Alam mo, nung isang araw, nakatanggap ako ng text. Mm-hmm. Sabi, mag-ingat daw tayo sa pakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya. Hindi mananampalataya. Sa mga hindi Muslim. Aha. So sabi ko, Allah Akbar. Nakatanggap din ako niyan, ng text na yan. Nakatanggap din ako. Eh, paano gagawin ko, Brad? Oh, yan ang pag-usapan natin ngayon. Yung income na ginagamit ko para ako ay makapagdawa at para ko mabigyan ng magandang makakain sa pagkain ng aking pamilya, ay nanggagaling doon, doon pinadaan ng Allah sa hindi mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi Muslim. At ano ang masama ron, na yung perang binigay niya sa akin ay pinagtrabahoan ko. Pinagpaguran. Paligtong sa pinagkalobong servisyo. Ang sama ng gising ko, Bruno, natanggap ko yung text. Gusto ko na alisin to eh. Alam mo kung bakit? Gusto ko na mag-resign na sa Rockwell. Sabi ko, huwag na tayong magtrabaho ngayon sa Rockwell. Ganun pala yan eh. Ano, huwag mo na. Pati namaang ka. Parang sabi ko, nakonsensya ka. Paano ba ito? Hindi pala dapat to. Ano ba ito? Hindi pala tayo dapat makipagbabutihan sa mga hindi tayo dapat makipagtangkilig. Biro mo yung kaibigan natin sa Rockwell, yung presidente ng Rockwell. Pag nakita, inaakbayan tayo. Ay, dapat pala. Uy, text na to, parang kinalaban natin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siya ay nakapag, ang mahal na propeta ay nakipagmabutihan sa mga hindi Muslim nung araw. Kita mo yung kapitbahay niya, na tinatakunan siya ng basura. Hindi naman niya sinuntok eh. Ay ko ako eh, susuntokin ko yung bro eh. Pero hindi man hindi siya nagwala, hindi siya nagali. Hindi siya nagali. Nung isang araw walang tapon ng basura. Binisita niya, bakit kaya? Kulang na lang tayo, Brad, ba't di mo tinapunan ng basura yung bahay ko? Yung panalay sakit. Binigyan pa niya ng prutas. Ano ba, hindi pa pakikipagmabutihan ang tawag doon? Ayun nga sa taip. Yung sa taip lang. Pinagbabatas siya. Diba nung dumanas ang Prophet Muhammad ng kalungkutan, na talagang kapighatian ang dunas sa kanya lahat eh, no? Tapos siya ay nagbaka sakaling maibsan yung kanyang kalungkutan kaya pumunta siya sa taip. Pagdating ngayon sa taip, ay anong pangyayari? Ang inasahan niyang magpawi ng kanyang kalungkutan ay baliktad. Lalo pa siyang pinahirapan nun, binato. Inutusan yung mga batang patuhin. Pero ngayon nung nandun na siya kasugdulang kalungkutan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at nagkasugat-sugat pa siya, sabi ko sa atin, siguro mangyari yun. Pag ganun, biglang dumating yung anghel, ano? Sabi mo na sa akin, na gusto mo ba ipiting ko sila, yung mga tao na yan. Taong mo na, baka sa, kung sa atin nangyari, huwag mo na sabihin, gawin mo na. Gawin mo na kagad. Kasi gusto, ang galit eh. Kaya anong sabi ng Rasul Salam? Pero ang papeta ng Rasul Salam? Sabi niya, hindi siya pumayag na gawin yun. At sabi niya, maaaring darating pa ang susunod na generasyon. Ang mga tao niyang... Tama. Eh, nagkatotoo ngayon, di ba? Ang daming mga ulama, ang daming mga maalam, galing doon. Ang daming mga religyoso sa lugar na yun. At ang pinaka-nakaantig na puso dito, nung dugo-dugo na ng kanyang mga mukha, lumingko siya sa mga bata, ngumiti pa siya. Panagot ang mga bata, binato na namin, nagkadugo-dugo na yung mga mukha. Nagpakita pa siya ng kabutihan, ha? Paglingon sa amin, akala ng mga bata, gagantihin sila, ngumiti lang. Ngumiti. Garong kalambot. Isa pa yung tagpo doon sa ginawa natin, ano yung sa simbahan, merong umihi sa simbahan. Isa pa yun. Di ba mayroong pangyayari na dinumihan ang masjid? Hindi, umihi yun. Umihi. Sabi ni Omar, ayas niya Rasulullah, paintulutan mo ako. Pupukot ako lang ulit. Sabi ni Rasulullah, huwag. Hintay matapos. So, paano reaction ni Omar doon? Talagang galit na galit siya? Ya Rasulullah! Ganyan. Pag si Omar, pag nalilito talaga yung boses niya, malakas. Pag nakita mo, ano ka na? Paintulutan mo ako. Pupukot ako lang 1 taon na yan. Tapos ano sabi ng Rasulullah? Kinuha niya kanyang espada. Sabi niya, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwag muna, patapusin mo yung umihi at pagkatapos, binusan mo kanyang kaya. Inutusan pa siya ngayon. Patapusin! Sabi niya, subhanallah! Sa atin mangyari yun! Diba? Alhamdulillah, dahil sa maluma na pananalita ni Propeta Muhammad, yung tao na yung nag-Muslim. Di ba may ayah pa sa Quran, brother? Ito, narinig ko lang to. Hindi pwede marinig lang. Narinig ko lang. Hindi, kailangan patunayan natin. Narinig ko lang, pero sa mga maalam mo sa Islam, alam ko, alam nyo yan kung saan hanapin. Pero kung makuha ko yung libro on notes ko, nandun lang yan eh, katabi lang, no? Nakalagay pa doon na ang Rasul sa Islam, binigyan siya ng paalaala eh. Sabi ng Allah sa kanya, kung ikaw lamang ay naging marahas o naging matigas ang iyong kalooban sa kanila, katiyakan sila magsilayuan. Totoo yan. So, dahil sa kanyang magandang pamamaraan, pakikitungo, kahit yung mga nanglait na sa kanya, kahit yung nagtangka ng patayin siya. Pero ang pinakita ng Rasulullah, nandun pa rin yung habag at awa sa kanila. Nung punto pa ka, sabi nga,
maging ang mga sira biro mo brother, mga sira ulo na. Oh, sira ulo na yan. Itunguhan mo na. Pakitunguhan mo pa rin na may kahusayan. Subhanallah. At ang isa pang matinding, hindi kailanman makalimutan ng maka. Anong, di ba, nakugkog lang yan. Narinig ko to sa ano, narinig ko rin ito. Narinig ko? Ginawa na yung script ng isang direktor. Ah, yung ano, yung... Biruin mo nung nakugkog na ang maka. Di kinabahan na yung mga ano, yung... Di ba? Di ba, nalalam na? Kinabahan na yung mga... Narinig ko yata to sa drama sa dito. Kinabahan na yung mga kumalaban sa propeta mo. Salam, sabi na na, eh, mukhang ito nang panahon na tayo gantihan na. Nagsitago sila sa mga bahay nila. At ano sabi ng... Tapos nung tinanong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, alam ba ninyo kung ano ang gagawin ko sa inyo? Ba, nagsalita sila ngayon. So, ang inasahan nila doon, ito na yung kanti sa mga. Dead na sila lahat. Biruin mo sila'y napatawad ng propeta Muhammad sa sana. At ibinigay sa kanila ang kalayaan. Ang sabi, lahat ng mga tao, eh, walang papatayin ng halaman at mga... Pati ayaw bro, walang papatayin. Di ba? So, sa akin, Brad, bilang isang... Bilang siguro isang daya, ikaw, medyo malayo talaga yung narating mo sa larangan ng pagsusunog ng kilay. So yung kanyang kalaman ay hindi lang narinig, kundi nabasa. Dahil ako, brad, na kakapiraso ang alam ko. Alhamdulillah, kakapiraso ang alam ko sa Islam. Para bang nasiraan ako ng loob nung nabasa ko yung text na yan. So hinaan ka. Hindi raw dapat nating pakitunguhan o makipag... Makipagtangkilig sa mga hindi-Muslim. Para sa akin, parang napaka masyadong offensive ito. Hindi sa akin ha. Sa mga kliyente ko dahil ako ay natataka hanggang ngayon wala pang Muslim na nagpapa-landscape sa akin. So lahat ng kliyente ko puro mga hindi Muslim eh. So paano ba kung hindi ako makipagmabutihan sa kanila? Wala akong trabaho, paano na tayo? Paano tayo mabuhay? Diba? Paano tayo? Paano tayo magkaroon ng trabaho? Dahil hinahanap ko. Sabi ko masyado yatang malupit yung sinasabi niya na hindi tayo pwedeng makipagmabutihan sa mga Hindi. Siguro bro, ganito yan. Bakit tinitian ako, Brad? Bakit sa Saudi Arabia? Sino ang nag-exploit ng langis sa Saudi Arabia at ang nakinabang ngayon, pati mga ulama ng Saudi Arabia? Sila ay nagpapasasa sa dolyar, nakinita ng langis. Amerikano ang nag-exploit. So ano ba, hindi pa pag makipagmabutihan? So brother, siguro ipaniwanag mo sa akin ang aya na ito. Okay. Actually, may punto rin siya doon. No? May punto rin. Kaso nga lang, may konting mali. Paliwanag natin ngayon para maliwanag naman. Sabi niya sa Banu Mata'ala, Ya ayyuhal ladina amanu, la tattakhidul yahuda wal nasara, ba'dum awliya ba'd. Okay mga mananampalataya, huwag kayong magipagtangkilik sa mga Hudyo at hindi Muslim dahil ang isa't isa sa kanila ay magkakampi. So, barit mayroon sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, baka naman na hindi na nabasa o hindi na nalaman, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, walam yukhrijukum min diyarikum. Hindi masama sa inyo, mga mananampalataya, makipagbutihan, makipagtangkilik, makipagtulungan, sa mga hindi mananampalataya, sa mga Hudyo na hindi naman kayo tinatago sa inyong tahanan, hindi naman kayo pinipigilan sa mga gawain ng ibada, hindi masama na makipagbutihan sa kanila. Ayun pala naman. Subalit ito yung ano, yung mga bagay na sabi ng Usbano, huwag makipagtangkilik. Saan ba tayo na hindi pwede makipagtangkilik? Ito, diretso ang tanong na ito. Itong ginagawa ng JTO Landscaping, Obreros, Easy Gardening Services, ay nakipagmabutihan niya sa mga kliyente. Hindi naman, hindi naman mga Muslim yan. So ito, walang problema to. Walang problema dyan. Aprobado yan. Pasado yan. Sigurado. Yan ang the best da'wa na yung makipagbutihan tayo sa mga kufar. Dahil una, makipagbutihan tayo para maipasok ang da'wa. Yun pala. Ngayon, kung naging strikto pa, ayaw mo tumabi sa kanila, paano maiparating ngayon ang da'wa sa kanila? Yun. Kasi ako ay nag-alala. Kung ikaw nakatanggap, ako nakatanggap na ganong text, ito ay mapanganib. Mapanganib. Sa lahat ng mga tao makatanggap, nakakabahala yan. Ang isip ko ay ganito lang kalaki. At nasa, hindi na pala, magre-resign ako sa amo ko. Dahil nakikipagmabutihan, di ba? So, ito ay mapanganib. Siguro kailang ipaliwanag natin ito sa mga viewers natin. Di tama, tama. Kailang ipaliwanag natin pag nagkaroon tayo ng mga ganyang panukala. Na totoo namang nasa Quran yan, di ba? Kailangan may kapaliwanagan. May paliwanag dyan. At meron na sinabi ni Allah na. Pag nagbasa tayo ng Quran, hindi natin pwedeng i-interpret ang Quran sarili natin. Basing on what we can read. Diba?
Ah, sabi ng kaibigan kong director, you should learn to interpret, to read in between lines. Kapag hindi, if you cannot still read in between lines, just read my lips. Alhamdulillah, nakikita ko. So, sabihin nito. Kasi alam mo, Ustad, marami hong nalulungkot doon eh. Siyempre, sa mga, lalo na sa mga bagong yakap sa Islam, pag sinabing huwag kang makipagtulungan, huwag kang makipagmabutihan, huwag kang ganun sa mga hindi nampalataya, naalala ka ganun yung nanay niya, tatay niya, kapatid niya, hindi naman yung Muslim, hindi man nampalataya. So, ibig sabihin ngayon pala eh, maging iba na ang aking pakikitungo sa kanila. So, ibig sabihin pala, hindi ibig sabihin yung paalala sa atin. Paalala. Kung halimbawa, mapakristyano man, mapahudyo man, o anumang kanyang paniniwalang inaaniban, kung mayroon silang mga gawain na ito ay ikakapahama kung magdulot ng pinsala sa mga mananampalataya, yun ho ang dapat na huwag tayong makipagtulungan, huwag tayong makipag-ugnayan. Yes, at hindi na sa mga mananampalatayang Muslim, halimbawa may isang grupo, mayroon siyang balak gawin na ito'y magdulot ng pinsala sa sino man mga tao, kay Muslim, kay hindi Muslim. Ganun tayo magmahal eh. Walang, di ba, pagmamahal natin eh. Dapat humailan lang yan. Kumbaga, yung pagmamahal talaga. Napupuno ha, punong-puno. So, ibig sabihin, pag mayroong grupo na nag-iisip ngayon na maaaring hamakin, pinsalayan ng isang sino mang tao, kay Muslim man ito, hindi, mananampalataya, hindi, huwag kang makipagtulungan. Yun ang malilaw. Tama, man, maliwanag dyan. Kasi yung mga taong against sa atin, nakahinga ako ng maganda-ganda. Ay, huwag kang makipagmabutihan doon. Kailangan pakitunguhan mo sila. Totoo yan. Medyo mahihing. Kung naman patungkol sa ating relihiyon, lalo na yung tinatawag natin na jihad, kasi isang araw, si Propeta Muhammad punta ng Badar para magkipag-ano, isang kufar, isang hindi Muslim. Itong yung pangyayari sa rason na yan, pangyayari. May kinalaman yan doon. May kinalaman dito. Dito sa pinag-usapan natin. Ayan ho, mga kapatid. Tandaan ho natin. Yung sinabi ho ni Ustad, hindi ho namin kayo bibitinin sapagkat mahalaga ho yung sinabi niya. May kinalaman ho dito sa ating pinag-usapan. Abangan ho natin sa aming hong pagbabalik. Tayo ho muna yung magpakilala ng ating hong mga tagapagtaguyod. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga bata. Allahu 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 Allah Allahu Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno mga kapatid, mga kaibigan, balik ho tayo dito ho sa ating pananaw. Nagkakasarapan na ho yung ating palatuntunan ano. Siyempre, ang Islam in Action Dawa TV ho mga kapatid at mga kaibigan, nagpasalamat ho sa inyong todo suporta sa ating programa. Abay, siyempre, Father Fari, pasalamatan mo natin kapag nagoyo. Okay, kayo na yung mukhang, alam mo, nung sa paliwanag pa lang kanina, bigla akong sumaya eh. Oo, ganun pala eh. Ibig sabihin, ito pala ang ginagawa ng ating grupo eh, makipag-tulungan. Kaya pasalamatan mo ng tulong. Ako ay nagpapasalamat sa Mouse Salon. At siyempre sa Obreros Isigarding, manalawak ba? Okay, balik ko tayo mga kapatid. At alam nyo, marami pa ang katanungan to si Brother Fale. Sa susunod hong, dami pa ho ito. Ngayon ho mga kapatid at mga kaibigan,
eh gusto ko mang kalimutan, gusto man nating kalimutan yung na-download ni Ustad Rade, pero okay, may importante eh. Balik natin si Ustad Rade. Ano ba yung Ustad? Okay. Sinabi mo na sinabi ng Rasul sa salam. Si Propeta Muhammad papunta sa nang Ghazwatul Badar. Badar, ay ba digmaan niya? Ah, digmaan niya. Oh, digmaan. At may isa napapansin, isang kafir, hindi Muslim na sumusunod sa kanya. Sumusunod. Oo. Aha. At minanmanan siya. Minanmanan. Ngayon, tinanong siya rin Propeta Muhammad sa salam. Bakit mo ako minamanman? Wat mo ako sumusunod? Yung sabi ba yan? Sabi ng hindi Muslim, ako po ay gusto kitang tulungan. Aha. Sa iyong gagawin. Allah. Ang sabi ni Propeta Muhammad, amanta billah wa rasuli, ikaw ba ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo? Ang sabi ng kafir, la, hindi ako naniniwala. Sabi niya, erujir, bumalik ka dahil hindi ko kailangan ng tulong mo. Dahil yun ang ibig sabihin noon na hindi tayo pwede magkipagtulungan sa kanila sa bagay na may kinalaman, lalo na yung mga sekreto ng Islam. Sa pananampalataya ng Islam. Ayan yun. Pagdating naman sa mga makamundong bagay, yung mga tinatawag Christmas, yung mga New Year, yung mga Valentine's Day, Bonifacio Day, ano mga celebration nila na hindi tayo pwede magitangkilik sa kanila. Yeah. Yun ang ibig sabihin. Huwag magipagtangkilik sa magawain na yan. Yun naman, tunayan nga, sila yung nagpapasalamat tulad ng mga kilala natin, no? Badr Fale, dahil nirespeto ko. At sila yung humahanga ako naman sa mga kamusliman dahil na talagang napanatili ng mga Muslim na ang dalawang selebrasyon na pinahalagahan noon pa man hanggang ngayon. Alam mo, brother, of course, bago ka lang sa grupo na ito, gusto kong i-ventilate ulit sa'yo, brad. Nasa simula't simula pa, ang advocacy ng grupo na ito, na marami na kami pangalan na pinagdaanan, marami ng grupo pinagdaanan ito, pero ang advocacy namin ay nananatiling parehas. Ano yun? We want to coexist with everybody na hindi hostile sa atin. Gusto nating mamuhay dito sa ating bansa sa makipag komunidad tayo sa mga tao, kahit Muslim sila o hindi. Yes. Alam mo ba kung bakit, brad? Naalala ko noong year 2000, I might be wrong sa year, no? Bago mamatay si Pope John Paul II, sinabi niya, isang Pasko ito, brad. Sinabi niya sa mga tagasunod ng Binitawan siyang kataga. Kristiyanohan, sinabi niya, we should look up to our brother Muslim because they are more Christian than us. Talagang ako kinikilabutan ako pag narinig ko, biro mo yung Santo Papa. Santo Papa. Sinasabi niya, tingalain natin ang ating mga kapatid na Muslim dahil sila ay mas higit na Kristiyano kaysa sa atin. Imagine, yung Santo Papa sabihin niya sa mga follower niya, ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Pope dito, siguro sa aking kunting nalalaman, ay ini-encourage niya yung mga kanyang nasasakupan na ay huwag tayong maging hostile sa mga Muslim dahil hindi naman lahat ng mga Muslim ay masasamang tao. Makipagsambayanan tayo sa kanila dahil sa ganitong paraan lamang tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Yes. Paano magkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas kung tayo mga Muslim, ang gusto natin Muslim lahat ang nakatira dito? Hindi pwede yun. Nilalang din ang Allah yun eh. Diba? Ang pinahintulutan ng Allah na umiral yung ganong uring panampalataya sa ating lipunan, at saka, ganong uring kalagayan, ang lahat na ito ay pinahintulutan ng Allah. So ngayon, may wisdom naman Allah dyan, brad. Bakit niya ito pinangyari? May kadahilanan. Then una-una, tayo ay dapat at least lang mahalin sa totoo lang. Bakit? Sa totoo lang ha, itong mga hindi nanampalataya, dapat natin mahalin. Mahalin. Bakit ho mga kapatid? Aba, ako, bakit nung ako'y nagsimula sa munti kong mga narinig, no, sa mga nagtuturo sa atin sa dawa, hindi ko makalimutan yung hadith din na sinabi ng Prophet Muhammad Salamin na kapag ang isang tao ay nakaunawa sa panampalatayang Islam at nagbalik loob ito, at ikaw ang naging daan, sabi sa pagsusumikap mo, pinaliwanagan mo sabot ng iyong mga kaya, kahit kunti lang nalaman mo, pinaliwanagan mo siya. At naging daan yun, at siya nakaunawa, yumakap siya sa Islam. Ang sabi ng Rasul sa Islam, kung ano yung biyaya na makukuha ng taong iyon, yun din ang makukuha mong biyaya. Allah. So, ibig sabihin pala, sa mga taong ngayon ay wala pa sa Islam, Allahu Akbar, napakapala ng mga Muslim. Bakit? Kapag naging daan sila, na sila'y nakaunawa at nagpaliklog sa panampalatayang Islam, Allahu Akbar, aanin sila ng ganti pala. O ano bang biyayang ibibigay ng Allah sa mga taong nagbaliklog sa panampalatayang Islam? Biruin mo lahat ng nagawa mong kasalanan ay pinawalang sala. At katulad ka ng isang sanggol na kasisilang pa lamang na walang bahay kasalanan. Allah. Sa kayong kasabi ng bro na iparating mo ang Islam kahit isang aya lang. Oh. Kanino ba natin dapat iparating ang Islam?
Eh, siyempre, sa mga hindi man nanampalataya. Sa mga hindi Muslim. So, sa mga at hindi, sa mga Muslim. Kailangan palang mahalin. Mahalin! Mahalin. Alam mo kung bakit? Oo. Aba, doon tayo kumukuha ng biyaya. Oo, siyempre. Ha? Sa pagdadawa natin, nakakakuha tayo ng biyaya. Oo. Eh, paano kung walang puro Muslim at na? At sa kalagayan natin ngayon, kailangan natin sila. Mm-hmm. Bakit? Kailangan nila tayo. Mag-negosyo ka. Oo. Hindi naman pwede mag-negosyo ka, wala kang business permit. Wala sa mayor. Sino ba yung mayor dyan? Hindi yan Muslim. Kukuha ka ngayon, may kotse ka ngayon. May kotse ka ngayon. Kung alisin siya pala. Hindi ka pwede mag-drive ka, wala kang license. Ngayon, hindi ka rin makipagbutihan sa kanila. Sinong pupunta mo doon? Hindi yung mga Muslim yung mga yun. Tsaka pag na-hospital ka, Brad. Hospital ka. Na-hospital ka. May rin ng hospital. Hindi yung mga Muslim. Hindi, maraming... Maraming mga nang nurse doon ang alaga sa'yo. Maraming mga nurse na magaganda na hindi pa mga Muslim. Parang yung parating sa kanila ang daong. Yun ang problema ron, di ba? So marami tayong mga kailangan sa kanila sa panahon natin ngayon. So bali sabi ng mga ulama, sa isang lugar na marami dyan ang mga hindi Muslim, na hindi mo kayang itayo ang sa sarili mo, ang pagka-Muslim mo, ang Islam mo, ang salam mo, lumisan ka dyan. Mag-migrate ka. Pero kung kaya mong itayo ang pagka-Muslim mo, yung pagka-Islam mo, manatili ka dyan at ipaliwanag sa'yo, sa kanila, ang Islam. Tsaka mabalik ako doon sa dawa, Brad. Dahil, alam mo, sa panahon ngayon, pumunta ka kasi sa isang lugar, para bang ako dahil sa kakapusan ng resources nung ako'y gusto mag-aral. Nung araw, gusto kong mag-aral eh. Mm-hmm. Kahit absence man, gusto kong pumasok. Nung araw. So, balit wala tayong resources para makapag-aral. Para bang nakikita mo eh, pag maliit ang nalalaman mo, parang wala ka ng karapatang magturo. Para pag may kakapusan ka sa kaalaman, parang gusto mong ipalabas ng mga matatalino, wala kang karapatang magturo, Austad Radin. Wala kang alam eh. Pero, ano may sinasabi natin na kahit wala kang alam, pwede kang magdawa? Ha? Ano yun? Yung ikaw ay nakatira sa isang komunidad na walang Muslim at nag-iisa kang Muslim at ipinakita mo ang kagandahan. Sinabuhay mo ang pag-uugali ng isang Muslim. Ano ba tawag doon? Ipinakita mo ang kagandahan ng isang Muslim. Na ikaw ay bumabati ka sa kanila ng sumayo ang kapayapaan at tumutulong ka sa paglilinis ng daan, sa pag-ayos ng kalsada. Ano ang tawag doon? Siyempre, yan ang isa sa mga way ng dawa. Dawa yun! Sasabihin nila, uy, okay yung Muslim na yan ha. Diba? Dawa yun, diba? Kasi panahon natin ngayon, ilan sa mga hindi pa mga Muslim, nag-Muslim dahil sa ugali natin, nakita nila, na doon sa nabalitaan nila, taliwas doon sa nakita nila, sa isang talagang totoong Muslim. Eh, ito nga, brother, ano mo nang bago tayo rito? Pinuntahan tayo ng barangay. Kala natin kung ano na tayo. Dito lang sa Kislatan. Dito sa Maskap. Pinuntahan kami ng barangay. Dito lang sa Kislatan. Abay, nung nabalitaan na nga na marami na itong Muslim, nakalala na sila dyan sa Maskap. Kinakabara sila. Natatakot na. Ano na? Kasi ang paningin nila sa mga Muslim, negatibo eh. So sa isang pagkakataon ngayon, nagkaroon ng ano, Ustad, yung isang kunsyal, nag-conduct siya ng isang lecture at inimbitahan yung barangay captain, yung kapitana, inimbitahan. Tapos yung ibang mga opisyalis, nandoon. So yung pagdating doon sa puntong nag-uusap, tahimik lang siya. Nag-obserba siya. So nung marinig na ngayon yung mga pangaral, nung pagdating na sa, ano, sa yung question and answer na, pwede na magtarong ganyan. Dere mo, ang ganyang sinabi, sabi niya, alam niyo, sabi niya, kung lahat ng Muslim katulad niyo, sabi niya, ay maging maganda. Pero hindi. Bakit? Dahil ang kanyang pananaw, mga kapatid at mga kaibigan sa Muslim, negatibo eh. Pero nung nakita niya ang pamamaraan, nakita niya kung paano kami makipaghalubilo, na ipaliwanag sa kanilang katuruan ng Islam, siya nagulat eh. Siya namangha eh. Hindi na siya katakalain na mga ninunodin pala niya. Ay, mga Muslim. Naku, marami pa hong pangyayaring gusto kong isalaysay eh. Pero bago ho yung mga kapatid at mga kaibigan, tayo ho muna ay magpakilala ng ating tagapagtuguyod. Huwag ho kayong alis, kami ho ay magbabalik pagkalipas ng patalastas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Ano ang mangyayari
kung ititigil mo ang iyong paninigarilyo. Sa loob ng 20 minuto, manunumbalik ang dating presyon ng dugo at pagtibok ng iyong puso. Sa loob ng 8 oras, magiging normal na ang dami ng carbon monoxide at oksiheno sa iyong dugo. Pagkatapos ng 72 oras, tumataas na ang kakayanan ng iyong mga baga. Sa loob ng 3 hanggang 5 taon, ang panganib sa pagkakaroon mo ng atake sa puso ay mababa na tulad sa isang hindi naninigarilyo. Sa loob ng 10 taon, ang panganib sa pagkakaroon mo ng kanser sa baga ay bababa ng tulad sa isang hindi naninigarilyo. Kaya't bakit mo ipagpapaliban pa? Gayong sa huling hitit mo ng sigarilyo, nakasalalay ang kalusugan at buhay mo. Isang paalala mula sa Dawat TV. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid at mga kaibigan, tuloy ho tayo dito sa ating palatuntunan Islam in Action Dawa TV ho. Mga kapatid at mga kababayan, hatid ho para sa ating lahat ng GTO Landscaping at siyempre ng Obreros Easy Gardening Services ho. Mga kapatid at mga kababayan, ngayon pagdating ho sa halama, Allahu Akbar, kayo namumblema. Ito na ho ang ating maaasahan. Ako ay nabanggit ni Brother Fali kanina eh. Wala pa hong ni isang Muslim eh na nagpapalandscape ho sa amin. Aba, eh kami ho eh nag-aantaway pa rin ho. Maalay mo, bukas mo makalawa eh, bigla ho kayo makipag-ugnayan sa amin. Para naman ho eh, sa simula pa lang paglatag ho ng anumang halaman o lupa dyan, may bismillah na. Ha, di ba mga kapatid? Ayan, balik tayo. Kasarapan na yung ating, ano, ha? Oh. Umabot ng... siguro brother, mamarapatin mo. Gusto ko sana imbitahin yung ating mga viewers. Meron po tayong niluluto ngayon na mas magandang putahe, masarap na putahe ito. Opa, bago ito. Sa mga pangalawang season ng programa natin, ay meron po tayong niluluto. Abangan po ninyo. Alhamdulillah, tsaka... Iba ang recipe nito. By the month of September, meron tayong bisita. Isa to sa mga masugid na sumusubaybay ng ating programa sa YouTube. Hindi yan yung taga-Hong Kong yan, ha? Yun na nga. Yun na yun, ha? Iniintay natin yan, inshallah. Alhamdulillah. Hanggang August na lang to. Napatanong ng director. Hanggang August siguro. Kontrata mo, hanggang kailan ba yun? August, matatapos na kontrata. Pero ngayon, nag-iipon ako. Gusto kong puntahan, magulang. Aba. Sa Sambuanga. Kasi alhamdulillah, inshallah, nag-ustab na kami ng magulang. Ano na lang, settled na lang. Wala mga pitsan yun, kapatid. Marami yun, inshallah. Makikilala rin natin yun, inshallah. Inshallah bro, magiging magkakamag-anak tayo. Inshallah, yan ang gusto natin, magkakamag-anak tayo. So ngayon, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. So ibig sabihin, no, sa atin ho, mga kapatid at mga kababayan, sa totoo lang ho, ang kulang ho talaga sa atin yung ganun eh, yung pagpapaliwanag eh. Kasi sa totoo lang ngayon, pag nakita kasi nila Muslim ka, may balbas ka, may kopya ka, at naka-abaya ka, naka-tube ka pa. Ang tingin nila, negatibo eh. Di ba? Ang tingin nila, negatibo agad eh. Ngayon, pag narinig nila yung paliwanag, at nalaman nila ngayon kung paano maging Muslim ang isang tao, nagugulat sila roon. Ganun pala, ikaw? Akala ko ikaw yung mga Muslim ay taga-Mindanao lang. Akala ko yung mga Muslim ay taga-Saudi Arabia lang. Ibig pala ako, ibig sabihin bilang Kapampangan, Tagalog, Ilocano, anong mga... Pwede pala ako maging Muslim din. So ibig sabihin dito, tayo mga kapatid, sa ating mga kapatid ang Muslim, ituloy ho natin kung paano ho ang pamaraan ng Prophet Muhammad salam sa kanyang pagdadawa. Grabe ang kanyang sabar, di ba, Tay? Ha? Kung kanyang pagtitiis at pagtsatsaga sa dawa sa Maka, grabe. Kung atin ding sukatin yung talapastang ang ginawa ng mga Quraysh sa kanya, abe, hindi rin matatawaran yun, hindi kayo sukatin. Biruin mo yung ginawa lang ng mga Quraysh sa kanya, di ba? Yung matindi. Kumuha ng, ano ba yun, tag-iisang matitikas at matatapang na lalaki sa bawat tribo para paslangin lang ang propeta Muhammad. Sabi nga ng kasabihan, no? Sa kasabihan, sabi nila, kung binato ka ng bato, bato yung tinapay. Sa Islam, pag binato ka ng kasamaan, batuhin mo ng kabutihan. Biruin mo. Diba? Ganun ang Islam. Pagkita natin yung kabutihan, kagandaan ng Islam, kagandaan ng kaugalian natin,
para naman kahit pa parang kang kung hindi mo kayo magsalita, kahit sa, kahit naman sa pag-uugali, mahikayat mo sila sa Islam. Itong na magandang dakwa. Isa pa rito, Ustad, atinan mo, yung sino ba yung sahabang pinadala doon sa isang leader ng Abisinya? Ha? Si Derek yan nakakalala. Ibiruin mo nangyari doon. Ha? Akala nila ngayon, sila'y pahirapan eh. Ay, nung narinig nung hari ngayon, ang ganda ng kanilang paliwanag. Anong nangyari? Ibinigay sa kanila ngayon ang pagbibigay saklulo sa kanilang kalagayan. At isa pa doon, brother, pala hindi natin makalimutan yung nangyari sa Rasul Salam. Di ba? Mayroong pangyari sa Rasul Salam na mayroon siya matandang tinulungan? Na mabigat yung kanyang daladala? Yun nga, yun. Isa sa mga bagay na yun. Ito yung kwento ko. Paano ba nangyari yun? Okay. Isang matanda, babae, babae, at marami mga dala. So nakita ni Propeta Muhammad, si Propeta Muhammad, sabi ng ng Propeta Muhammad, ikaw lola, tutulungan po kita sa mga dala, mga bagahin na yan. Ay, sabi ng lola, wag na, kasi kaya ko na yan. Hindi po lola, sa nakikita ko nahihirapan at tutulungan kita. Ngayon, nagpatuloy siya sa paglalakbay, sa kalagitnaan, sabi ng lola, ikaw iho, dito na lang. Kaya ko na pumunta lo sa aking bahay. Sabi ng Propeta Muhammad, hindi po lolo, ay lola. Lola. Hindi po lola, ihati kita doon sa iyong paroroonan. Sa iyong tahanan mismo. Yung tahanan. Hanggang siya dumating sila ng bahay ng matandang babae. Sabi ng matandang babae, ikaw iho, dahil sa kagandahan kalooban mo, sa kabaitan mo, pero na kung sasabihin siya, napakahalaga. Aha. Okay, sabi ng Propeta Muhammad, ano po yun, lola? Sabi niya, mayroong isang tao, nagngangalan Muhammad. Yan ay masamang tao, mamamatay tao, umalip ka sa kanya. Umiwas ka. Lumayo ka sa kanya. Lumayo ka sa kanya, umiwas ka sa kanya. Ang sabi ng Propeta Muhammad, lola, ako po si Muhammad. Hala. Nakita, nung narinig niya ako si Muhammad, napaiyak ang lola. So, doon nagsimula. Nagulat ang matanda na hindi nag... Kasi kung iba lang siya, baka may bagsak yung daladala. Sa galit. Dahil gano'n mo, sabi lang, tinulungan mo. Ganun pa ang mangyayari. Doon ang pinakita ng Rasul sa salam ay kabaitan at naging mapagkumbaba pa rin sa matanda. Ay naging daan yun na ang matanda na nagbalik-loob sa panagpalatay. Nakuha yung sarap ng usapin na ito. Kaya lang eh. Alam mo, siguro sa sunod na kabataan, usapan ba natin? Pag-usapan natin yung mga katribo ni Lola. Katribo ni Lola. Kasi sa panahon na yun, maraming katribo si Lola na may narinig. Sinubrahan ng konti, sinabi doon sa kabila. Katribo ni Lola. Maraming katribo si Lola. Ayan, okay. Bueno mga kapatid, mga kaibigan, ako, talaga limitado ang oras natin. Gusto man natin pabahin, ngunit wala tayong control. Home, mga kapatid at mga kaibigan. Siyempre, nadako tayo sa ating huling mensahe, Brother Fale Abdulhadi. Ako po ay nagpapasalamat dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayon na makaupo dito sa harap ng mga camera ito ng Islam in Action. At sana ay iniimbitahan ko po kayo lahat na tanggiligin ang programang ito na kahit manawari mapagpulutan nyo ng kakaunting aral sa abot namin makakaya. Magandang araw po, magandang gabi at magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, mashallah, jakalaw khair Brother Fale at Ustad Rani. Alhamdulillah, ako po ay nagpapasalamat una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya nagbigay sa atin ng kapahintulutan na magawa ang bagay na ito para kay Allah. At pangalawa, ako ay nagpapasalamat sa mga tao na tuloy pa rin sumusubaybay, tuloy pa rin ang pagsuporta, pagtulong dito. Naway, pahabain pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kailang mga kalusugan, buhay. At bigyan pa ng malakas upang manatili ng mahaba-habang panahon. So ako pa'y bumabati sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga... Sa lahat ng mga kapatiran na may magandang kalooban, may masamang kalooban, no? Alhamdulillah, natili mabuti ang kalooban namin sa inyo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, kami hong lahat dito sa Islam in Action Dawa TV, sa Islam in Action Production ho, sa lahat ho na tumutulong mga brother and sister akyat baba rito sa ating studio, nagpapakahirap. Kami hong nagpasalamat sa inyong tulong suporta sa ating dawa. Tanda natin, ang lahat ng sakripisyo ito mga kapatid, maliit man o malaki, tayong lahat ang aani dito. At siyempre, kami hong nagkanyaya din ho sa lahat ng ating mga kapatiran, hindi lamang ang Islam in Action Dawa TV sa YouTube ang iyong panurin, mapakaraming programa ang iba nating mga kapatid, panurin ho natin at pakinabangan natin ang aral. Hanggang dito na lamang, akhiru dawanan, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I wake with the light.
joy.